Sino si Haring Humabon? Si Haring Humabon, kilala rin bilang Raja Humabon, ay isang pinuno mula sa Cebu noong panahon ng pagdating ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas noong 1521. Ang kanyang kasaysayan ay mahalagang bahagi ng pagkakabuo ng mga unang ugnayan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Kastila. Noong ika-16 na siglo, ang Cebu ay isang malakas at makapangyarihang kaharian sa mga Bisaya sa Kabisayaan. Si Haring Humabon ang naging pinuno o datu ng Cebu noong panahong iyon. Noong Marso 1521, dumating si Ferdinand Magellan, isang manlalakbay na Kastila, sa pulo ng Homonhon, sa Silangang Samar. Nagpatuloy siya sa paglalayag patungo sa Cebu, at doon sila unang nagkaroon ng pakikipag-ugnayan kay Haring Humabon. Ayon sa mga kronikang Kastila, tulad ng kasaysayan ni Antonio Pigafetta, isang kasapi ng ekspedisyon ni Magellan, si Haring Humabon ay nagpatangay sa interesado sa mga bagong karanasan na hatid ng mga Kastila. Sumang-ayon siya na maging kumpisal at magpatuli kasama ang kanyang mga nasasakupan, at sa kapalit, ibinigay nila ang kanilang suporta kay Magellan. Sa isang seremonya noong Abril 14, 1521, idineklara ang pagiging Kristiyano ni Haring Humabon at ng kanyang mga tao. Tinanggap nila ang mga Kristiyanong pangalan at isang bagong relihiyon na may kinalaman sa mga paniniwalang Kristiyano. Bilang pagkilala sa kanilang pagsunod, binigyan ni Magellan si Haring Humabon ng isang espada at isang imahe ng Birheng Maria. Ngunit hindi nagtagal ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Haring Humabon at Magellan. Sa isang pag-aalsa ng mga katutubo sa Lapu-Lapu, na isang datu mula sa kalapit na pulo ng Mactan, nasawi si Magellan noong Abril 27, 1521. Ito ay nagresulta sa pagkabigo ng mga Kastila na mapanatili ang kanilang kontrol sa Cebu sa ilalim ni Haring Humabon. Matapos ang kamatayan ni Magellan, nagpatuloy ang mga Kastila sa pagsasagawa ng ekspedisyon sa Pilipinas. Ang pagdating ng iba pang mga Kastila, tulad ni na Miguel Lopez de Legazpi, ay nagbunsod sa pagsisimula ng pangmatagalang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang papel ni Haring Humabon bilang isang tagapagbigay tugon at unang nagtangkilik ng Kristyanismo ay nagkaroon ng malaking impluensya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nag-ambag sa pagkakabuo ng mga susunod na pangi.